Yo, what's up, katare? Another day, another work. Balik tayo sa Kabuyaw area. Yun yung nabanggit ko nung huli. Magde-deload kami ulit ng microwave antenna na malaki. Yan, 3.0 to 3.2 meter diameter yung antenna na yan. Yan yung babaklasin namin. Yan, tapos yung nasa pinakatutok-tuktok. Yan, as usual, kasama natin si Team PGSN. Team Pangasinan. Tapos, purpose, tinatanggal is makasaving yung SUF na sinasabi nilang saving sa NTC. Plus, yung bawas sa tower load. Ayan. So, possible na magamit pa yung space na yun para sa ibang upgrades ng tech. So, prepare na natin kasi panahon na ng tagulan dito sa Baguio. Sa Benguet. Pag mga lunch, umuulan na. So, bibilisan na lang natin. Tara. So, ito na nga siya. Ito na. Ano, syempre, as usual, common. Papakita yung ginamit namin dati, yung dynamic na tali. Made of nylon. Tapos yung mga static namin. Mga static kasi pang tagline, pang gaying. Dalawang pulley. Ito, ngayon ko lang din makikita itong lever block o chain block. Kasi nga, pag titignan nyo itong mga microwave na to, ayan, sobrang maliit yung pagitan niya. Kaya yun yung tatanggalin namin. Malaki yan. Ito, kasing laki na to. Ayan, ganyan. Mga 3.0. Ayan, tapos, ito nga, tingnan natin na hindi natin matatamaan to kasi buhay itong malaking link na to eh. Ayan. Nagpre-prepare na. Dalawang rigger ng team, Pangasinan, tapos ng Baguio, si Kuya Rex, tapos si Kuya Ranji. Tapos syempre, ang aming master, si Sir Brian, sa mga rope access. Tapos, setup na lang din ako. Magpipipiin na ako dahil sinisita nyo ako. Ayan, helmet, full body harness. Ayan. Ayan ang tama. Magsuot ng tamang PPE. Helmet, full body harness, safety shoes. Ayan, may bakal yan eh. Tapos, yung mga lanyards. Ayan, lanyard positional. Tara na. Akyat. Ganito daw yung gagawin namin setup as per sa Brian. Didemo niya. Ayan. Isayipin mo na ito yung microwave. Ito yung microwave antenna. Tapos i-prepare sa natin to. Chain block. Ito yung i-prepare sa ito yung pulley, sir, Brian. Oo, pulley. Ganyan yung pulley. Tapos ito. Chain block. Ito yung chain block. Yung orange. Yan. Para i-tension natin. Pag na-tension na siya, lock. Oh, matali lang tanggalin siya. Pero yan, mahigpit na yan. Mahigpit na. Ayan, tingin. Hindi ko nakita kung paano tinali ni Sir Brian, pero titignan natin sa actual mamaya pagkaakit. Ayan, ito yung chain block. Lever block. Ang capacity nito ay 2 tons. Ayan, so. Ulitin ni Sir Brian, ayan. Yung pagtali. Dahil medyo demanding ako. Ayan, isang ikot, dalawa, pinasok, pwede hanggang tatlo para mas pinag-intercross lang yung pagtali. Ayan. Pero amazing. Makapit na yun. Bilog lang? Paano nag-conserve, right? Paano nagsalubong lang dyan sa gitna? Pag na-perso to, sir. Ayan, pag pumerso na yan, kasi since nylon nga siya, kakapit din talaga to. Ayan o, humihigpit to. Ayan, kapag pumerso na yan, mahila yan. O, kita nyo? Kaya kailangan talaga natin si Sir Brian pag may mga nga mabigatan na trabaho. Ayan. As usual, taga-video lang naman ako. Tara, mag-prepare na rin ako. Get na. Muna yung una natin sa tatlong i-deload dito sa site na to. So, makikita nyo, yan o.
3.0 to 3.2 meter diameter. Ayan, kalaki. Yan yung ibababa natin. Dahil yun nga, madami na sila sa taas. Chinek ko lang muna yung gagawin nila. Ipagtali, pagset ng pulley. Ayan. Pero bababaan na rin ako kasi mas kailangan din ng manpower sa baba. Since mga bata yung mga umakit na, sila na lang. Sa baba na ako. Ayan. Tulungan ko si Sir Bray at si Sir Lino doon. Yan yung sinasabi kong pagitan. Napakaliit. So pag nag-release kami ng mga U-bolts, bigla na siyang dadaos-dos. Possible matamaan to. Kaya gagamitan ng chain block. O lever block nga ang tawag. Two-toner naman yung lever block namin. So mabubuhat na niya to. Pakalaki! Ayan. Pailan na yan na naibaba dito sa site na to. Ayan o, nag-deload na kami ng marami. Ayun yung muli kong vlog dito sa Kabuyaw sites. So hopefully, mabawasan natin yung loading niya. So ayan, ayan na. Naitali na nga nila. So bababa na kami. Kasi mas kailangan din ng manpower doon. Kasi dito, release and supports lang, support lang sila. Struts ulit, sabi ko. Oh, tatlo naman, apat yung nandito na nasa tower. So, okay na yon, sufficient na. Doon na kami naman sa baba. Yung maghahatak, yung magtetension nitong static na rope. Maaga-agang, kanto, maaga-agang baba sa lahat ng tower works ko. Yun na yung setup. Sineset-up na nila yung pulley sa pangalawang pole. Yan, tapos yung tali na dynamic. Itong dynamic, ito yung pang-tagline. Tapos itong static yung nylon, dito na lang daw yung setup ni Sir Bray. Ganito yung mangyayari. Nilock namin siya sa dito sa ladder, yan. Tapos tali na lang. Ito yung tali yung hahatakin, itatali siya dito sa dynamic. So habang ginaganito mo to, humihila to. Humihila to. So yan, bumababa yan. Hindi, oo, matetension nga naman yung pagitan nung pulley at nung microwave. Hindi siya biglang bababa dahil nakatension tayo dito. Now I know. First time ko kasing gagamitin to. Kaya syempre, kinakuhaan ko na rin ng video. Share ko na rin sa inyo. So, mukhang hindi na ako aakit. Dahil madami na sila, apat na sila. Sir Kai, si Sir Bert, Sir Randy, tapos si Sir Rex. Dito, kailangan dito ng pwersa. So, let's rock! Display something! Display! Oh shoot! Parang hila ka din, wala na ako sa paliwan natin ito! Parang hila! Parang hila! Parang hila! Parang display sa iyo! Insan ikalantan sa Bray? Noah Aguyor! Ayan! So, ayan! Pagkahatak, syempre matetension siya. Tapos maglalak ito. Tapos pag nahila, babalik ulit doon, itatali ulit. Itatali ulit doon para hihila na naman ng bago. Ayan. So ang purpose talaga nito is for tensioning. Ayan. Eto na! Iba talaga pag master ang kasama mo. Master level. Kumbaga makakalaban mo na si Kaido. Tagal-tagal, hindi matapos-tapos. Habang pinipihit nga to. Ayan o. Pag pinipihit mo yan, hinihila niya to. So matetension talaga yung tali. Lever block. Setup lock. For control yung 8. Ayan. Tapos ito. Ayan, dahil naisagad na to, akyat na naman ako para i-release yung tali. Itatali ko siya banda doon hanggang mahila na naman. Kung saan yung aabutin lang. Demo natin yung paano yung ginagawa nilang pagtali sa mga struts. Care of Sir Lino. Ayan. Ayan. Siyempre, kunwari, marirelease mo yung dulo. Ayan, nag-club hitch lang siya. Ayan, clean-up hitch. Ito yung sinortcut mo eh. Ulit. Nga. Ulit nga yung bilog. Pakita mo yung bilog. Yung dalawang 8. Ayan, ganito ha. Ito yung tali. Yan natin si Sir Lino. Gumawa siya ng dalawang bilog. Ayan. Dito, pag-iwalay mo muna.
Yan ah. Yan, ganyan. Magka-opposite. Tapos, ipapasok ni Sir Lino. Yan. Tapos, shoot mo lang siya dyan. Yan na yung lock niya. Yan yung club hitch. Eh, yung mga tali sa gitna. Ayan, ganito na lang. Ayan tayo. Pag ganyan, counter... Club hitch pa rin. Yan, pinasok niya. O, paano na yun? Nakalimutan ko na. Oy, walang dam, please. Tay focus. Oh, yan oh. Nag-club hitch din sa gitna. Puro club hitch pala. Oh. Okay, yan. Top. Top tapos mid. Okay. Yung iba nilalagay pa sa bottom. Same pa rin, club hitch pa rin ang ginagamit. So, nakita nyo? Pinagpatong-patong lang yung mga bilog. Another UFO has fallen. Sige, release mo tayo. Wala na. Kapit ako na ba? Ako malso. Dito sa lumang microwave. Ayan. Naiba pa na namin. Pero may kwento pa namin. Kasi nga napakalaki. Oh, ayan. Nakita nyo naman. Naibaba na namin tong isang... Ito, UFO. UFO na naibaba na namin. Tinutungtungan na namin. Mukhang, kung siya, 3.4 pala meter diameter na antena. So, sobrang laki nga. Yan, sa baba na lang kami ni Sir Gilbert kasi nga wala kaming PPE. Andahan-andahan na silang bumababa. Sir Cairo, si Kuya Re, ay, Kuya Ranji. Yan, yan. Tapos si Kuya Rex doon. Yan. Game na game! Game na game! Ayan. So, pahinga, lunch break, tapos isunod namin yung nasa pinakatuktok na tatlo. Try namin. Tingnan natin yung... Ay, sige, Cairo pala yun. Tingnan natin yung panahon kasi medyo maliwalas pa naman. Madulas pala, madulas. 3.7 meter diameter antenna. Uy, puti na! Check! So ayun, nakita nyo na nga, naibaba na namin. Siyempre, kahit mababa, yun nakapagod pa rin kasi sobrang laki nga. 3.7 pala talaga siya. 3.7 meter diameter. Yan oh, para na siyang UFO. One down, tatlo pa yung gagawin namin. So, break time muna. Lunch, kain muna. Naghanda si Sir Lino ng nilagang baboy. Site niya kasi to, kaya kung sinong may-ari ng site, siyang may sagot ng mga pagkain sa buong araw na yun sa activity na to. So, SKSK tayo. Kain na. Ooh, rice is live! Sige na nga mga ala. Come on, come on, come on, come on! Maraming tayo. Uti! Naipaayos. Tapos na yung lunch break. So, back to... Yan. Binabaklas na ni Sir Joe ito kasi nga puno na rin yung space dito sa may site na to. Ay, gumanda yung araw oh. Doon na, nakakita na si Gila, Kuya Rex, Kuya Kuya Ranji. Ito naman yung next natin. Ito. Malaki na yan, facing Pangasinan kasi yan. Yan na muna. Para kung lumuwag tong leg na to, makaagalaw na tayo dito sa kabila naman. And set up muna tayo. Inabot na kami ng lumog at hangin dito sa Kuyo. Packet lang namin, 130. Ayan o. Kita nyo, tuwang-tuwa si Kuya Rex dito. First time! Malamig kasi dito, mainit sa Pangasinan na sobra. So ito na, nasa taas na kami. Ito yung pangalawang microwave na ibababa namin. Ayan. Dapat. Hala!
Ika. Rex. Ito, same. Same procedure. Nasa kwan to? Nasa 45 meters naman kami ngayon. So, same. Tali, baklas, isa-isa ulit. Tignan na ulitin. Parang ganun lang din yung process naman. Yeah. Nod. Amog. Inabot na ng ulan na strats pa lang yung nagagalaw naman, so possible ihinto na namin, ituloy namin bukas kasi nga pag umulan dito sa Kabuyao tuloy-tuloy na hanggang gabi na. Ano? Ito. Ito. Tapos ito. Isang 3.0, isang 3.2, 2.4. Yan yung mga babaklasin na lang dito sa site na to. Makakahinga na yung tower. Mababawasan na ang tower load. So kung alanganin, dito na lang muna. Like, share, subscribe. Ito, PH.